La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Binabati po natin ang lahat ng ating kapatid ng mga Muslim sa lahat ng dako ng mundo, kung saan mga bansa po kayo naroon ngayon, ng assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa ating lahat. Amin. Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan lahat, sampu ng ating mga pamilya at mahal sa buhay. At sa ating mga kababayan na hindi pa mga Muslim, saan mang dako po kayo naroon, sa mga bansa po kayo naroon, ay binabati po namin kayo ng magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Welcome po sa Realidad, ang naghahatid ng kaalaman tungkol sa tunay na buhay natin dito sa mundo at pati na rin sa kadulang buhay. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. O Allah, bigyan niyo po kami ng mainam na buhay dito sa mundo at lalo na sa kabilang buhay, at iiwas niyo po kami sa naglalagablab na apoy. Amin. Inshallah. Ngayon po, alhamdulillah, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat another day. Panibagong buhay po, panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ngayon po. At insha'Allah, sa pagkakataon pong ito ay bigyan niyo po kami ng chance na ipakilala po si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba si Allah? Kilala niyo po ba si Allah subhanahu wa ta'ala? Sino ang mga sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? At sino ang tinuturing na Diyos ng mga Muslim? O sino ang Diyos ng lahat ng mga nilikha? At insha'Allah, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na ipakilala si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng panonood ng video na ito. Inshallah, nag-imbita po tayo ng isang ustad, ng isang guro mula sa isang Islamic Center. Ito po sa Rawda Islamic Center. At inshallah, papakilala niya po si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba si Allah subhanahu wa ta'ala? Stay tuned lang po at inshallah, samahan niyo po kami sa ilang minuto na pagpapakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, makilala niyo po si Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya po ng sinasabi natin, kung hindi niyo po gusto ang Islam, ay pakiusap naman po at sana huwag niyo pong kasuklaman ng Islam. Gayun din, kung hindi niyo po gusto ang mga Muslim, ay pakiusap din po na sana huwag niyo po kaming kasuklaman. Sapagkat tao din po kami na naghahangad ng kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat. Amin. Panoorin niyo po at inshallah hanggang dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. What's your name, bhai? My name is Suman. Sumal, from you country where? Nepal. Nepal? Yeah. How are you here in Saudi? How are you in Saudi? How are you in Saudi? Yes. I'm fine. Good. Good, good. How's your work? Good. I'm the happy head of his team. Okay. So, you know Allah? You hear Allah? Yeah, I know. Yeah. What do you know Allah? Who is Allah? Allah. How I You don't know or explain. You know? Explain. I know. Okay, I, who? I know. What you know about Allah? Sorry? What you know about Allah? What do you know? What do you know? Yes, who is he? What you know? What you know? No. You said you know. You don't know? Just I know. Yes. I know just. Yes, what you know?
Only you know? No, I believe. Yes. So what do you believe in Allah? What do you believe? No, I not. You don't know? Oh, because okay. I not give to all what are the explain. Okay. I not. What is your religion? My Hindu. Hindu, not Buddhist. No. Ah, okay. Thank you. Bye. Okay. Thank you. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm from Bangladesh. How are you? I said. I'm fine, sir. Sorry. I'm fine. Okay. What's your name? My name is Ubaid. Oh, you Ubaid? Yeah, Ubaid. Ubaid Hospital? Yes, Ubaid Hospital. Yeah. Where you're from? I'm from Bangladesh. Oh, Bangladesh. Yeah. Kathmandu. No. Kathmandu is Nepal. Bangladesh, no Kathmandu. I'm wrong, huh? Yeah, no problem. Wrong everybody. What is Bangladesh? Yeah, Kemenasu. Yeah, Baluasi. Baluasi. My city is Feni. Oh. District Feni. Yeah. How do you do? How are you here in Saudi? I come Saudi 1994, but a Harpy company. But my work is in office boy, yes. Head office. Yes. So may I ask you something? Bye. Bye is brother, huh? Yeah. Brother, mashallah, yeah. Mashallah. Yeah. Okay. Yeah. How many years you are now here in Saudi? Sir, I come Harpy company 1994. More than 26 years finished now Harfi company. Mashallah. Yeah. Oh. So can I ask, do you know who is Allah? Allah is in a Muslim in a, should be in a, for Allah is the for Muslim. But should be Salah also 5 times. Okay. If you know Salah, also no good. No good. Muslim important. Salah should be 5 times. So who is Allah for you? My Allah. Who is Allah? Muslim, but I know who feel my Allah plus only for one. Yes, only one God. Only one. MashaAllah. Okay. Thank you, brother. Welcome, sir. Yes, sir. Thank you. Salty. I'm fine. What's your name, Salty? My name is Mukul. Kukul? Yes. From where you, your country? I am from Nepal. How many years you are now here in Saudi? Saudi are now 7. 7, huh? Yeah. 7 years? Yeah. MashaAllah. Khatir, huh? Yeah. Yeah. How, you know Islam? I know. Huh? You know Islam? I know, little. Little, you know Allah? I know. Who is Allah? Allah is the Abir. Yeah. Allah is the I don't know how to say. Okay. So who is Allah again? I don't know. You don't know? Only up? I don't only up. You said up. I don't know. Okay. Thank you, Salty. Yeah. What is Salty means? Salty means brother, Nepali and friend. Friend. Sure, friend. Friend. Maybe brother. Brother, my brother is the Salty. Okay. Thank you. Bayan. Ano pa lang dito? Pa lang. 6 months ka pa lang. Saan ka pa sa Pinas? Dito ako sa Pinas sa Pampanga. Oh, Pampanga ka? Pampanga. May tatanong lang ako, ha? Ano yun, sir? Wala akong maling sagot. Oo, oh, sir. Sige. Ano ba si, di ba, alam mo ba yung Allah? Allah. Yun, sir. Yun nga, medyo hindi tayo pamilyar doon. Hindi mo pero pa alam. Yung, sa Pinas, di mo narinig sa Pinas? Hindi, sir. Sir. Wala ka pang alam na, hindi mo pa kilala yung Allah? Hindi, sir. Yung ginodiyos dito? Ang kilala ko lang, yung pinaka-diyos dito, si Allah nga. Ay, sa kanta maririnig ko yun eh. Okay. So wala kong wala pa. Salamat. Magandang umaga, sir.
Pwede po bang magtanong, sir, kahit ilang mga salita lang, sir? Saan, ito nga po. Saan? Sige, sir, ah, kung inyong mamarapatin, sir. Sir, anong pangalan niyo, sir? Para saan mo yan? Oh, sige, wag na lang kung ayon yung pangalan. Ano pong trabaho niyo dito, sir? Kasamahan kita, alam mo na. Kaya nga, sir, anong ano, manager? Manager sa... Ayun, manager. Okay, mashallah. Ilan taon na kayo sa Saudi, sir? 25. Ooh, mashallah. So ito lang tanong ko, sir, if you don't mind, sir. Ano po ang pagkakaalam niyo sa pangalang Allah? Wala pong maling sagot, wala pong anong ina-expect na sagot. Basta yung pagkakaalam niyo lang, ano? Allah is, ang pagkakaalam pa ay God. God, okay. Ano pa, sir, wala na? Yun ang pinaka... Ayun. Sige, sir. Yun lang po, sir. Okay. At inshallah, marami pong salamat sa inyong time and pagpapakunlak, sir. Sa muli po, sir. Wala, ano man. Salamat. Good afternoon, sir. Pwede ba ako maka-istorbo, sir? Nang isang minuto lang? Yes, sir. May tatanong lang ako, sir. Please. Okay. If you don't mind, sir. Sa mga city, pwede ko magtanong. Hindi dito, pwede hindi, sir. Pwede. Okay. Sir, ilang taon na kayo sa Saudi, sir? 30 years na, mashallah, yes, mashallah. Tagasan po kayo, sir, sa Pinas? Taga Batangas, ako yung dugumalay. Bakit baga? Oh, mashallah. Sir, may natanong na ako, sir, ha? Please, wala pong maling masagot, kahit anong sagot, inshallah. Okay, ano pagkakilala mo kay Allah? Anong alam mo pag sa pangalang Allah? Allah, siyempre, siya yung Diyos ng mga Muslim. Okay. Ano pa, sir? Meron pa ba, sir? O, wala na. Yan lang. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Ah. Thank you. Sir Dennis. Yes. Sir Dennis, anong... Lantang ko lang sa Saudi, sir Dennis. Magda-13. Okay. Tagasan ka, sir, sa Pilipinas? Sa Rizal. Ah, sa Rizal. Masyara. Pwede pa ba ako tanong? Pwede naman. Yun din yung tanong ko, sir. Ano ba ang pagkakilala mo kay Allah? Ano bang alam mo tungkol sa Allah? Walang maling sagot, sir, ha? Pero yung pagkakadescribe mo before sa akin is parang from Jesus, siya yung sumunod na messenger. Sabi ko yun? Hindi messenger. Then ikaw na lang, wag mo lang ano yung sa akin yun. Ikaw na lang, ikaw. Ano parang siya yung sumunod na... Magsisave sa atin. Ah, okay, okay. Thank you. Yun ang pagkakala mo. Thank you, Sir Dennis, ha. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Si sir, tapos na ito, sir. Thank you, sir, ha. Thank you, ha. Wala bang problema, sir? I-post ko ito sa YouTube, ha? Ha? Sir, thank you, sir. Thank you. Salamat. Magandang hapon. Well, ito si paring Angel, eh. Matagal ko itong kasama, eh. Sa damam pa, eh. So, may store po kita, ha. Sir, so tatanong ko lang sa'yo, ilang taon ka na sa Saudi, sir? Halos 18 years. 18 years, no? Saan ka sa Pinas? San Juan, Maynila. Anong trabaho mo, sir, dito? If you don't mind. Naka-assign sa akin na trabaho is sales analysis. Okay. Operations department. So, mashallah, mashallah. Ilang taon ka na rito sa Saudi? Halos 18 years. 18 years, no? Mm-hmm. So, matanong kita ng medyo sensitive na tanong, ha? Okay. If you don't mind. Okay. Anong pagkakala mo sa Islam? Sir, pagkalakihan ko, isa sa mga paniniwala sa Pilipinas is ano natin sa Islam. So, lumaki ko nang may kababata ako na kapatid natin sa Islam. Okay, so ano ang pagkakilala mo naman kay Allah? Sa ulit-ulit sa pagpapalaki sa akin at sa kanila kaya kong lugar. Okay. At yun sa eskwela na tinanggalikan ko, Roman Catholic, okay, my religion, is ang Diyos ay isa pa rin pangalan sa Islam is Allah. Okay. So sa amin, or sa pagturo sa amin, mga kapatid natin sa paniniwala, naniniwala rin sa isang Diyos. So, okay. So, mashallah.
Thank you. Welcome. Thank you. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak. God bless, mashallah. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan ay mapasakanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga giliw naming tagapakinig, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, at magandang oras po sa ating lahat. Bibigyan po natin ng maigsing mapananalita ang isang topiko, sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pulingid sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na mayroon po tayong nag-iisang Diyos na kinikilala, dinadalanginan, dinadasalan, hinihingan ng tulong, at higit sa lahat, siya ang ating sinasamba. Tayo po ay kumikilala sa nag-iisang tunay na Diyos, at ipinakikilala namin po sa inyo, mga kababayan namin na hindi pa Muslim, ang Diyos na karapat dapat natin sambahin ay siya po si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino si Allah? Sino ang Allah? Sabi nga, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala po siya sa marangal na Quran atin pong mababasa sa Surah Taha, Ayah 14, wika ng kataas-taasang Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sa kanyang kahulugan, katotohanan, ako si Allah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Itatag ninyo ang madalas na pagdarasal bilang pag-aalala at pasasalamat sa akin. Mga kababayan, napakalinaw po ang isang verse mula sa Quran, o malawalhating Quran, sa ating napakinggan. Nagpapakilala po sa atin ang Diyos ng napakalinaw na ipinakilala niya ang kanyang pangalang Allah. At itatag daw natin ang madalas na pagdarasal bilang pag-aalala natin sa kanya. Sabi ng mga pantas, ang pag-aalala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa Diyos na lumikha sa atin ay bilang pasasalamat natin sa kanya. Sa panahon po ng mga Quraysi o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tinatanong siya ng mga kababayan niya kung saan ang mga tao noon, ay nagmistula silang akala nila ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat sambahin ay si Allah, at akala ng mga tao siya ay katulad ng kanilang tampulang sinasamba na gawa sa kahoy o sa pilak o sa ginto, yung mga ribulto. At sinabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinanaog niya kay Propeta Muhammad ang isang kabanata sa apat nitong mga talata, yung Suratul Ikhlas. Sabi ng kataas-taasang Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang kahulugan ng apat na mga talatang ito mula sa isang chapter Suratul Ikhlas, sabihin mo ay kani Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, si Allah ay nag-iisa.
siya ay sandigan o tumutustos sa pangangailangan ng lahat ng kanyang mga nilikha. Siya ay hindi nagkaanak at hindi pinanganak, at sa kanya ay wala ninumang maihahalin tulad. Napakalinaw po, mga kapatid o mga kababayan, ang nabigkas natin muli na mga talata ng Quran. Kung sino si Allah, siya ay nag-iisa. Wala siyang kasama. Siya ay hindi pinanganak at hindi nagkaanak, at sa kanya ay hindi maihahalin tulad. Sa Surah Ash-Shura, verse 11, sa kaputol ng talata na ito, sabi ng kataas-taasan, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walang maihahalin tulad sa kanya, ngunit siya ay nakakarinig at nakakakita. Maisip po ba natin, mga kababayan, ng isang Diyos na kinikilala ninyo, na sinasamba ninyo at dinadalanginan, ay nagkatawang tao o mayroong anak, samantalang ipinakikilala sa atin ng marangal at maluwalhating Quran na ang Diyos nga ay walang katambal, walang kasama, at siya ay nag-iisa, hindi pinanganak at hindi nagkaanak, at wala sa kanya ay ninumang maihahalin tulad. Pagmuni-munihan at pag-isipan po ninyo kung saan ang mensahe ng Islam, ito ang pananampalataya ng 2 billion tinatayang 2 billion na mga Muslim sa sandaigdigan na magkakaibang lahi, magkakaibang tribu, wala pong salawatan at salungatan, silang lahat ay naniniwala na ang Diyos ay nag-iisa sa kanyang pangalang Allah. Silang mga Muslim ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kung anong ipinag-utos. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Allah kung ano ang ipinag-uutos. Kaya't malinaw na nandito sa Islam ang katibayan kung saan tayong lahat ay sasambahin natin ang nag-iisang Diyos sa kanyang pangalan. Kikilalanin natin siya sa kanyang pangalang ipinakilala niya. Inaanyayahan namin po kayo, mga kababayan, sa pagkilala at pagsamba natin sa nag-iisang tunay na Diyos na nagpakilala sa kanyang pangalan. Sino pa ba ang mas mainam at higit na ating paniniwalaan kundi ang mga sugo at propeta ng Diyos, katulad ng ating mga natalakay na sa mga naunang mga maigsing video natin, na ang mga propeta ay isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga iba-ibang partikular na lugar at panahon at henerasyon upang sila ay magsabi sa mga tao na sumamba lamang kay Allah at umiwas sa anuman huwad na sinasamba. Ang pagsamba po at pagkilala sa Diyos sa konsepto ng kung anuman ating nakagisnan sa Christianity na sinasamba at kinikilala ang Diyos na nagkaroon ng anak, ito po ay malaking kasalanan sapagkat hindi ito patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang magtambal o sumamba pa bukod kay Allah ay ito'y matatawag na shirk. Ito ay napakalaking kasalanan na hindi patatawarin ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na magpatuloy po kayo sa pagsaliksik, manimbang po kayo, pag-aralan ninyo ang Islam ng totohanan, at higit sa lahat, dalangin ninyo sa Diyos na inyong dinadalanginan, sapagkat tayong lahat ay naniniwala na mayroong nag-iisang tunay na Diyos na lumikha sa atin na karapat dapat nating sambahin. At iyon na nga, katulad ng ating mga nabasa na mga talata mula sa maluwalhating Quran, nagpakilala sa atin ang Diyos sa kanyang pangalang Allah. Ang Allah ay hindi po maaring isalin sa anumang lingwahe sapagkat ito po ay pantanging pangalan ng tagapaglikha. Hindi po ito yung tipong kapag ikaw ay Jaime,
kung pumunta ka sa Amerika ay magiging James. Hindi po ganun ang usaping ganito. Sabagat ang pangalan po natin, kahit ikaw kung pumunta ka sa Amerika o saan mang lugar, hindi isasalin ang iyong pangalan. Ganun na ganun din po ang sitwasyon. Kung pinag-uusapan po natin ang pangalan ng Diyos, ay nananatili po siya sa kanyang ipinakilalang Allah. Sa inyo pong pagsaliksik, inshallah, pangungunahan natin, kung titignan po ninyo ang Biblia na gamit ng mga Kristiyanong Arabo, kahit na naniniwala sila, sila ay naniniwala rin na Allah ang pangalan ng Diyos at tumatawag sila sa Allah. Kaya nga lang, ang nakagisnan nating mga Pilipino ay taliwas na sa ganitong konsepto ng paniniwala na ang dapat nating tawaging Diyos sa kanyang pangalan ay Allah. Siguro sa maigsi nating mensahe na ito, umabot sa atin ang kung sino ang dapat nating sambahin, dalanginan, ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa kanya, at ang kapayapaan ay mapasa kanyang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum. Magandang oras po sa ating lahat. Kumapit na sa lubid ni Allah, huwag mong hayaang maglaho ang iyong iman. Yan ay nasa saat sa madwal ating Quran. O kayong mga mananampalataya, kumapit na sa lubid ni Allah. Kapag ikay ng isa, tila walang pag-asa, sari-saring fitna sa'yo'y bumabalisa, isip ay nagtatakas.